sabi ko nga guys, no, yung iba sa inyo parang ayaw niyong sayangan yung pagkakataon, pero this is very rewarding sa inyo, as in talagang puro pera yung nararamdaman natin, pera, tagumpay, success, yan. Yung iba sa inyo talaga nakaka-recover kayo or bibigyan kayo ng chance ng universe para makarecover yung inyong kabuhayan. By the way, meron tayong presence ng earth signs dito, Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart. Mga kapisi, pero ito guys, so nararamdaman nyo ba? Kashing-kashing yan guys, oh, kashing-kashing, okay. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayon December to 16 to 31 para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination guys ng positive and negative energy mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo guys ng inyong mga gabay. Ngayong December 16 to 31, tingnan natin yung messages for you. So we have resilience message para sa inyo. We have gifts, wow! And we also have phenomenon energy or phenomenon message para sa inyo mga kapiksi. Alright, so ito mga kapiksi, sobrang positive ng mga messages para sa inyo. Unahin natin itong gifts guys. Kasi ito mga kapiksi, no, may mga regalo sa iyo sa universe mga kapiksi. Or kailangan natin i-appreciate. Dalawang ibig sabihin nito mga kapiksi for some of you guys, dahil ito ay panahon, no? Panahon na Pasko, diba? Bagong taon. So normal lang na makatanggap tayo ng mga regalo, aginaldo mula sa mga mahal natin sa buhay. Sometimes talaga nagkakaroon tayo ng mga exchange gifts, ganyan. Lalo na kung umaten kayo ng mga reunion, ng mga Christmas parties. So for some of you, i-mind-mind nyo na to kasi yung iba sa inyo talaga maaari kayong makatanggap ng aginaldo mula sa mga taong mahal nyo sa buhay. And then for some of you naman, mga kapiksi, there could be some gifts coming from the universe, galing sa taas mga kapiksi. So itong mga gifts na to, ito yung mga blessings sa buhay natin, no? No matter how big, no matter how small, mga kapiksi, dapat palagi tayo nagpapasalamat at dapat palagi tayong receptive. Kapag tayo nagpapasalamat guys sa mga blessings, lalo natin nilalagay yung sarili natin sa receptive state. Pag sinabing receptive state, mga kapiksi, ready to receive, okay? So always be grateful guys sa lahat ng mga blessings nyo. Again, no matter how big, no matter how small, palagi magpasalamat para mailagay nyo yung sarili nyo sa receptive state. And kapag handa kayong tumanggap ng mga blessings, lalo pa kayong bibigyan ng blessings ng nasa taas mga kapiksi. Okay, so i-mind-mind nyo na to guys, mind gifts from the universe, mind gifts from my loved ones, ganyan, para talagang makatanggap kayo ng mga magagandang aginaldo ngayong season na to mga kapiksi. Ito guys, resilience, this is also a gift mga kapiksi, gift of resilience. Yung ano guys, yung pagkakaroon niya ng malakas na loob, nakaka-survive kayo, nakaka-adapt kayo, nakaka-adjust kayo sa mga pagsubok sa buhay, ganyan. Hindi kayo basta-basta sumusuko, nakaka-survive in short. Nalalampasan niyo yung mga pagsubok. That's also a gift of resilience from the universe. So you should be grateful mga kapiksi kasi yung iba sa inyo talagang hindi kayo basta-basta sumusuko sa hamon ng buhay. And tama lang yun guys, okay? Dapat tanggapin natin ng maluwag sa kalooban natin yung mga nangyayari sa buhay natin, okay? Because kahit gaano kapangit or kahit gaano kaganda, there's always a blessing yan mga kapiksi, and there's always a lesson, no? Palaging may lesson yan na matututunan kayo sa buhay nyo mga kapiksi, okay? So dapat palagi tayong nagpapasalamat sa lahat ng nangyayari sa ating buhay guys. And eto naman, there are things na unexplainable talaga ng kahit anong balibalik ta rin mo man yung sitwasyon sa mundo, hindi ka makahanap ng sagot, okay? So nangyari na, ang kailangan na lang natin gawin is tanggapin ng maluwag sa kalooban natin yung mga pangyayari na yon. And again, sabi ko nga, there are some occurrences na kahit anong gawin natin, hindi tayo makahanap ng sagot. So tanggapin na lang natin siya ng maluwag sa kalooban natin, and be grateful for the blessings, be grateful for the lessons, and para sa atin din naman yon mga kapiksi, okay? At the end of the day, tayo pa rin yung may kinabang doon, tayo pa rin yung matututo, para pa rin yun sa ating growth and development, okay?
Alright, so comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, dito naman guys, tingnan natin yung ganap sa buhay nyo ngayong December 16 to 31. Shuffle ko to guys, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at masenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga Kapiksi, dahil Christmas season ngayon, meron tayong Christmas sale. Magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal guys sa lahat na mag-avail ng course, kaya mag-avail na kayo habang may sale tayo. Meron din tayo guys email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto niyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga Kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So Scorpio guys, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread mga Kapiksi. Ito yung positive and negative energy mga Kapiksi. Unahin natin yung negative energy para sa inyo. Yung iba sa inyo parang ano, kahit bakasyon na, kahit ano na, Christmas season na, nagtatrabaho pa rin kayo, nagsisikap pa rin kayo sa pagtatrabaho, paghahanap buhay mga Kapiksi. Kasi yung iba sa inyo talagang parang ano, parang ayaw nyong masayang yung oras, yung panahon. Kasi lalo na sa mga negosyante, kasi pag Pasko nga naman, di ba, maraming pera yung mga tao, so iniisip nyo sa inyong benta kasi ito yung peak season para sa inyo. Kaya yung iba sa inyo parang iniisip nyo, tsaka na ako magpapahinga, pero ngayon samantalahin ko muna habang marami pang benta. So may mga ganong klaseng at tsaka yung iba sa inyo parang marami din kasi kayong burdens, no? Ibig sabihin marami kayong responsibilities, obligations, and you're doing it for them mga Kapiksi. So unang-una syempre hangang-hanga ako sa inyong kasipagan at pagiging responsable, pero kailangan nyo rin ng pahinga mga Kapiksi. Equally important yon, wag na wag natin i-take for granted yon, kasi kailangan nating pahalagahan din yung ating katawan, kailangan nating ma-recharge. Sometimes kasi meron din yung negative impact sa ating kalusugan, lalo na sa ating mental health mga Kapiksi. Okay, so don't be too hard on yourself, be kinder to yourself mga Kapiksi. Okay, maging mabait ka sa sarili mo. Yes, okay lang na maging mabait tayo sa mga mahal natin sa buhay, pero dapat mabait ka rin sa sarili mo. Huwag mong abusuhin yung sarili mo mga Kapiksi. Okay, on the positive side naman mga Kapiksi, sabi ko nga no, talaga magiging very busy kayo. Maganda yung returns nito guys pagdating sa kaperahan, lalo na kung let's say for example umaasa lang kayo sa negosyo nyo, sa benta nyo. Kung wala kayong benta, wala kayong pagkain, huwag kayong mag-alala kasi talagang ibibless kayo sa pera ngayong panahon na to. And yung iba naman sa inyo guys, ito sobrang ganda nito kasi yung iba sa inyo nagkakaroon kayo ng second chances, reconciliation sa ibang tao na nakaaway nyo mga Kapiksi sa relationship. So itong relationship na to guys, it doesn't matter kung love or romantic relationship or mga kaibigan, kamag-anak na nakaaway nyo, nakatampuhan nyo, kung nagkaroon kayo ng mga, even yung mga ano, competitors sa negosyo. Kunwari, si Manang A may tindahan dito, tapos si Manang B may tindahan dito, ganyan, tapos nagkaaway sila dahil sa tindahan nila. Magkakasundo din kayo mga Kapiksi, magiging maayos din ang lahat para sa inyo. Okay, so i-mind-mind nyo yan guys, mind second chances, mind reconciliation, at saka itong mind-mind pera, no? Para talaga ma-experience nyo siya ngayong December 16 to 31 mga Kapiksi. And for some of you guys, parang meron pa kayong, parang ano, ito nga yung sinasabi natin na parang nare-realize nyo. Yung iba sa nyo guys, medyo mag-ingat kayo sa kalusugan nyo, no? Kasi parang feeling ko na ba-burnout yung iba sa nyo. Baka magkasakit kayo mga Kapiksi. Pero wag nyong i-ano yan. Wag nyong tawag dito. Wag nyong i-take for granted and wag nyong anuhin lang sa tarot reading. Kailangan talaga pag
pagsakit, guys, check up, no? Doktor, sa doktor, magpa-check up kayo para alam nyo kung ano talaga yung sakit nyo at mabigyan kayo ng karampatang lunas. Pagdating sa kalusugan, guys, yan yung number one na talagang never dapat nating tinitake for granted, mga kapiksi. Hindi porket wala kang nararamdaman is wala kang karamdaman. Magkaiba yun, guys, no? Sometimes, meron tayong mga kung ano-ano sa loob ng katawan natin, no? Na minsan malalaman na lang pala natin, malala na. So, huwag niyong hayaang lumala, mga kapiksi. Ayan, guys, so grabe, sobrang dami ng pera sa iba, ng iba sa inyo. Talagang very progressive. Yung iba sa inyo, guys, parang bibigyan kayo ng, sabi ko nga, guys, no, yung iba sa inyo, parang ayaw niyong sayangan yung pagkakataon. Pero this is very rewarding sa inyo. As in, talagang puro pera yung nararamdaman natin. Pera, tagumpay, success, yan. Yung iba sa inyo talaga nakaka-recover kayo or bibigyan kayo ng chance ng universe para makarecover yung inyong kabuhayan. By the way, meron tayong presence ng earth signs dito. Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart. Mga kapiksi. Pero ito, guys, so nararamdaman nyo ba? Kashing-kashing yan, guys. Oh, kashing-kashing. Okay? And talagang nararamdaman natin yung pag-unlad, pag-angat, pag-asenso ng inyong kabuhayan, mga kapiksi. So, parang tutulungan kayo. Ito, guys, parang si universe na mismo yung tutulong sa inyo. Siya yung magpapakita ng daan sa inyo, tamang daan. Okay? Parang i-guide kayo sa tamang direksyon para umasenso yung buhay nyo, para umangat yung inyong pamumuhay, mga kapiksi, para hindi masayang yung mga effort nyo sa yung 3D, sa yung physical reality. And palagi ko naman sinasabi sa inyo, guys, kapag kumikilos kayo sa 3D nyo, dapat sinasabihan nyo siya palagi ng positibong mental diet. Okay? Kasi kapag nag-negative kayo, kunwari, kilos ka nga ng kilos, ang sipag-sipag mo, pero puro ka naman reklamo, puro ka nega, sinasayang mo yung ano mo, yung effort mo, no? Sinasayang mo yung pagiging masipag mo kasi kina-cancel niya lang, wala ka talagang makikitang resulta, parang na-cancel out, no, yung effort mo. So, guys, grabe. Sobrang tagumpay ito, kashing-kashing. So, guys, i-mind niyo na yan, guys, sa comment section, mind recovery, mind kashing-kashing. Kashing-kashing talaga, mga kapiksi, pag sinabing kashing-kashing kaperahan, okay? So, i-enjoy nyo yung kashing-kashing nyo, Scorpio, ngayong holiday season. So, congratulations in advance. And huwag nyo siyang sayangan, guys. Gamitin nyo siya sa kapakipakinabang na paraan dun sa pwede nyo pang palaguin. Yung instant gratification kasi, guys, madalian lang yan, okay? Pero yung long-term na investment, magagamit nyo siya pang matagalan, okay? Alright, so yeah, comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.